Hello guys, pag-usapan natin ang do's and don'ts sa mga African lovebirds. Pero nakapag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa, pindutin na ang subscribe at ang kampana para updated ka palagi sa aming future uploads. Simulan na natin. Let's go! Meron tayong dalawang topic ngayong video. Unahin na muna natin ang do's and don'ts. Limang dapat gawin sa mga African lovebirds tatlong buwan pataas. Kung may African lovebird na kayong banded or proven pair, ito ang dapat nyong gawin. Una, kailangan malinis palagi ang kanilang cage, lalo na yung poop tray, daily cleaning or weekly cleaning. Pangalawa, palaging palitan ng tubig every 3 to 4 hours dahil hindi na nila papansinin yan kapag hindi na presko sa kanilang katawan. Number 3, hayaan lang sila kung anong gusto nilang gawin. Pang-apat, tamang pagbibigay ng volume ng feeds para maiwasan ang pagkataba. Number 5, ang pinakamahalaga, bigyan sila ng malawak na paliparan para may exercise at humaba pa ang buhay nila. Sunod tayo sa mga breeders na may inakay na. Ito ang dapat gawin. Una, apat na kailangan pagkain para sa parents. Una, bird seed, sunflower seed, chick booster, oat growth na may canary seed. So, itong apat na to, kailangan bukod na lalagyan. Okay? Pangalawa, magbigay ng tubig na may vitamins. Yung vitamins dapat merong multivitamins plus electrolytes. Next, tumungo naman tayo sa mga hindi dapat gawin o dapat iwasan sa mga African lovebirds na 3 months up, okay? Ito ang tatlong dapat iwasan o hindi dapat gawin. Una, iwasan bulabugin para hindi ma-stress ang inyong lovebirds. Pangalawa, huwag ilagay sa malapit na yero kasi baka ma-heat stroke yan. Pangatlo, iwasan huli-hulihin para hindi maging mailap sa'yo, okay? Next, dapat iwasan sa mga breeder na may inakay na or nangingitlog pa. Una, iwasan silip-silipin ang nest box para hindi may stress at hindi nila basagin yung itlog, yung mga itlog. Pangalawa, huwag ilipat ang kulungan habang nasa breeding process. Dahil baka matagalan ulit sila bago mag-mate dahil mag-a-adapt na naman sila ng panibagong lugar. So ayun ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa mga African lovebirds. Okay? Sa pangalawang topic naman tayo, paano may iwasan ang infertile na itlog? So ang sabi ko nga kanina, dapat huwag silip-silipin ang nest box para malimliman yung itlog at hindi may stress ang parents. Kung hindi mo naman sinisilip, magbigay lang ng fertility booster, pellets at vitamins. Yung vitamins ay vitamin E, okay? So ayun ang kailangan mo, fertility booster ng pellets at vitamin E. Para sure lahat mabubuhay yung itlog. Okay po. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung may natutunan po ang lahat, bigyan lang kami ng thumbs up. At kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin ng subscribe at ang notification bell para updated ka sa aming future uploads. Announcement, kapag umabot tayo ng 2,500 subscribers, magpaparapol ulit kami. Kaya panoorin lang palagi ang buong video para sa mga bagong rules. Salamat sa mga nanonood at sa mga sumusuporta.
Mag-ingat kayo at happy breeding!